Siap. Diyan bagoin mga babayan, i-update muna natin ang pinapagawa nating bahay ni na Kuya Rodolfo at Kuya Edwin. Sungin po ay ganito na ang itsura ng bahay nila. At nagawa na rin po yung CR, nakapag-finishing na rin po. And then yung loob po ng bahay nila ay fully finished na. Tinatapos na lamang po yung sa labas dahil Holy Week po ngayon, kaya hindi po tayo nakakapunta. At hindi rin po muna sila nagtrabaho, ano. At yan po ay babalikan ulit natin sa isang araw pag tayo po ay nakabiyahe na dyan sa Lipa, Batangas. So yan po ay tuloy-tuloy na ginagawa at hindi po natin pinababayaan na hindi matapos kaagad, no? Maayos po yung pagtatrabaho nila dyan at kahit wala po tayo ay nagtutuloy-tuloy ang paggawa ng bahay po nila. Maraming salamat po. Hakot ng gawa. Ito po si Tatay Arsenio. So, kamusta ka na po tayo? Alay daw. Talagang walang pagpaliyan ako hindi. Patulo lang. Ay, tara po din sa bahay niyo. Ah, sige din. Buha ang bata ay. Yung apo niyo pong babae, nandiyan? Tay. Ha? Angela! Mila! Si Angela Arsian! Palinigat! Hindi na kailangan! Ay, Lolo Arsenio, kamustahin natin siya? Hey! Pinatawag lang yung ano yung apo niyang babae. Kasi nung hindi pa natin nakikita dun sa vlog, yung nakikita lang po natin yung... Nasaan? Na lalaki. Ikaw ba ay ito yung anak apo ni Lolo. Ilang taong ka na? Magpi-15 na po sa July. 15. Okay. Ikaw ba ay nag-aaral? Opo. O anong year mo na? Grade 9 po. Grade 9. So, kamusta yung pag-aaral? Okay naman po, hindi naman po baksak lahat ng grades ko. Okay, ikaw ba ay magtutuloy-tuloy sa pag-aaral? Opo. Pero kaya bang susustahan ng magulang? Hindi yun lang po yung hindi namin alam. Siguro po pag po ako na grade 12, magtatrabaho muna po ako. Magtatrabaho ka muna? Opo. Bakit? Kasi po para makatulong muna kay mama. Pwede pa tayong pumasok sa bahay niyo? Si mama mawala dito? Wala po eh. Gawa na nagtrabaho po. Ah, nagtrabaho ulit. Yes. Okay. Baka okay. Po bukas dating na ito ko lang. Oo. Dito ko lang. So yan, siya po yung panganay na anak ni... Ano ang pangalan ng mama mo? Rosana po. Rosana, ano? O siya po ay grade... 9 po. 9. Okay. Si Maria Angela. Okay. Yung kapatid mo ay... Grade 7. Grade 7. Okay. So sabi niya po ay mag-i-stop ka muna. Mag-i-stop muna po ako ng grade 12 kasi po gusto ko muna ang tulungan si mama sa pagtatrabaho. Kasi po kulang din naman po yung nagagas yung seldo ni mama sa pangaraw-araw namin. So tutulong muna po ako sa mama. Hindi ka muna magka-college? Hindi muna po. Kasi po, kung 18 na po ako ngayon, nagtatrabaho na din po sana ako. Kasi hindi nga po ako pwedeng payagan ni mama. Okay, anong pangarap ko sana pagkatapos mo ng grade 12? Anong gusto mo kuhanin? Gusto ko po sana nursing. Nursing, okay. Kasi po, pangarap ko po maging doktor para pag po ang mama yung nagkasakit, ako na lang po magamot. Okay, dahil nanonood ngayon si Sir Dennis, tutulungan kanya makapag-aral.
Thank you po. Baka makapag-aral ka na ng college. Malaking tulong po yun. Parang hindi na rin po mahirapan sa mama sa paghahanap ng tuition fee ko. Kasi baka pagkatapos ng grade 12 mo, hindi natin masasabi. Siyempre, nagtatrabaho ka na, no? Baka mamaya, hindi naman sa, ano, baka mamaya maaga ka makapag-asawa. Di ba? At least, makakapag-aral ka. Ano? Okay. Sir Dennis, siya po si Angela, na gusto niya itong maging nursing. So, thank you. At alam mo, pinatatanong niya talaga kung ano yung estado ng pag-aaral mo. Pero, salamat po, marami. Tingnan natin ha, at kakausapin ko si Sir Dennis para matulungan kanya sa pag-aaral mo. Maraming salamat po, Sir Dennis, na pinigyan niyo po ang pagkakataon makapag-college. Kasi po, sobrang hirap na po talaga si Mama sa paghahanap ng pera. Maraming salamat po talaga. Okay, magkano lang ba kinikita ni Mama? Hindi ko po masyadong alam eh. Kasi po nila po... 350. Okay. Kulang pa po yun sa pangulam at sa bigas. So, ano yung pangarap mo para sa kay mama mo? Yung mapagtayuan lang po ang mama ng bayad at ng business niya para hindi na po magtrabaho si mama. Kasi po simulat sa puli, mama na po nagtatrabaho. Nung namatay po si papa, eh, siya na lang po lahat na kumargo sa aming tatlo. Ilang taon na bang balo si mama? Mga 4 years na po. Ah, 4 years na. Kung talagang hirap na si mama mo. Okay. Okay. So si mama, walang day off? Bukas pa. Bukas, araw na nun eh. Ah, okay. May day off siya. Okay. Okay, so yan. Mayroon lang kami ibibigay na tulong. Okay, ito ay galing kay Ma'am Benji Estelle, 2,500. At kay Ma'am Bengsi, 5,125. So, magbibigay po kami sa inyo ng 7,625 po. Ha? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 625. Ayan. Ayan. Kaya nakakain na. Kumain kayo doon. Kumain na po kami. Okay, yan. Again, maraming salamat po ano kay Mama Benji Steller at kay Mang Bengsi. Yan, salamat po sa tulong niyo para po kay na Lolo. Salamat din po sa kanila. At saka sa inyo na nagsisikap na para higal sa amin ng tulong kapalang tao. At yan, thank you ha. Thank you. Sige po, at kami po ay hindi na magtatagal. At medyo mahigpit po ngayon eh. Ha? Kami po ay uuwi na. Sasalamatan ko lang din po yung mga unang nagbigay ng tulong para po kay Natatay Arsenio. Salamat po kay Tita Cynthia Pasumbal. Yan, nagbigay po sila nung una ng 2,321.68. At kay Ma'am Gina Bartulo. Ayan. 2,321.68. Bali, ang binigay po nila ay 4,643.37. Kay Ma'am Paper Pots, 2,134. At kay Sir Dennis, 6,177.37. Kaya nung una po tayo napunta dito ay nakapagbigay po kami ng 12,954.74. At ngayon, nagbigay po si Ma'am Benji Stellar ng 2,500 at si Ma'am Bengsi 5,125. Kaya may binigay po tayong 7,625 po. Ayan. Okay. Lo, ingat po ah. Okay, sige po. Sige kayo sa pagkaliin niyo. Okay, salamat po. Thank you. Pakitago na yung pera, Lo, ha? At sa mga kababayan po natin na gusto pong mag-avail ng ating solar na ibinibenta para po sa ating charity, available po ang lahat ng makikita nyo sa inyong screen. Mag-message lamang po kayo sa ating Pugong Biyahero Facebook page upang malaman nyo po ang lahat ng mga detalye na aming isisend para po sa pag-order ng solar. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. God bless po at mag-iingat po tayo palagi.